You know, what's up, what's up, mga beshi wap. Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, i-share ko sa inyo yung mga dahilan kung bakit ako nakapasa sa exam. At magbibigay ako ng maraming tips. Yan, abangan yan. So, bago tayo mag-umpisa, gusto ko lang magpasalamat sa mga subscriber ko, sa mga walang sawang, sawang-sawa na pala. Yan, sa mga pagtangkilik ng aking mga walang kwentang videos, maraming salamat sa inyo. So, itong video na to is inaalay ko sa mga interesado at sa mga gustong makapag-exam at mag-exam sa mga susunod pang taon. Sana may makuha kayong mga aral at mga tips. So, DJ, drop the music. Kaya joke lang. Let's learn muna tayo mga beshiwap. Ako po is KLT14, nag-exam. Then, bumagsak po ako. Kulang na lang po ng 2 points. Aww. Then, sa KLT15 po ako pinalad. Kaya, ang may papayo ko lang mga beshiwap is huwag niyo sayangin yung panahon, yung oras, yung pagkakataon na makapag-exam ngayon. Kung di man kayo pinalad ngayong mag-exam is tuloy lang, huwag kayo mawala ng pag-asa. Kasi yun nga, once a year lang yung ating exam. Kaya sulitin nyo na. And then mga beshiwap, iwasan nyo yung mga salitang bukas na lang, mamaya na lang, next time na lang, dodoblihin ko na lang, mamaya, tinatamad ako. Yun, iwasan nyo yung mga ganong salita. Lalo na sa pag-aaral, sa pagkakabisa. Yan, iwasan nyo yun. Kasi walang mangyayari. Di kayo madadagdagan ng vocabularies kada araw. Kailangan, basa-basa lang. Basa-basa kasi pagan nyo. Yun. So ayun, ilang araw na lang, exam na. Medyo gipit na sa oras. Kaya, umpisa na natin ang mga tips. So ayun mga beshiwap, di na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Rekta na tayo sa mid. De, umpisa natin sa PBT. Ang PBT is 1 to 40. And para din to sa mga CBT. Ang 1 to 20 is reading and 21 to 40 is listening. So, nahati siya sa dalawang kategorya. Kaya, suggestion ko lang mga beshiwap is unahin nyo yung madadali. Halimbawa, sa reading, 1 to 20, unahin nyo yung mga picture. Sagutan nyo agad yung mga picture. Picture, fill in the blank, graph, yung paningit. Paningit kasi medyo nalimutan ko yung tawag dun eh. Pero basta paningit. And then yung mahabang mga paragraph o kaya sentence. So ayun, sakit ng likod ko. Sa pictures, huwag nyo kakalimutan yung mga basic. Tulad ng apple, chair, ballpen, mga table. Ganun, huwag nyo kakalimutan yun. And then, yung mga signage. Tulad ng mga windjoke, orunjoke, apuro, wiro, tsaka arero. Huwag nyo kakalimutan yun mga beshiwap. At saka, huwag nyo kakalimutan din yung gamit ng tools. For example, itong picture na to. Ito, tsaka ito. Ito, yan, huwag nyo kakalimutan yan, aralin nyo yan, kung maaari, i-screenshot nyo siya. And then, next natin is fill in the blank. Sa fill in the blank, kayang-kaya nyo na yan kasi ako, hindi ko na-master yan kasi hindi pa ako ganun kagaling magbasa at saka magsulat nung KLT 14. Then, nung KLT 15, although nakakapagbasa na ng medyo mabilis, pero hindi ko naman maintindihan yung binabasa ko kung anong ibig sabihin nun. Kaya, sa tingin ko, kayang-kaya nyo na yan. Ginaya ko lang si Bato sa ibinalita yung talibis. Next naman natin is ang graph. Sa graph mga beshiwap is may suggestion ako na sa tingin ko is makakatulong. Aralin nyo yung salitang kajang money at saka kajang jokey. Kung sa ta-translate natin siya is pinakamarami at pinakakakonte. Ayun. Kaya aralin nyo yun. For example, sa graph, may iba't ibang klase kasi ang graph eh. Merong yung bilog na graph. Nalimutan ko kung sabihin tawag doon eh. And then, yung bar graph yun. For example, is sa mga prutas, ang apple is 50%. And then, sa banana is 20%. Sa orange is 15%. Sa melon is 10%. And then sa grapes is 5%. So ang tanong is kajang money. Ngayon sa pamimilian A, B, C, D, hanapin mo dun yung pinakamarami. So ang pinakamarami natin sa sample natin is ang sagwa. Ayan, sagwa. Kaya yun ang sagot, hanapin mo dun. Kung ang tanong naman is kajang jogi o kajang joka, ang hanapin nyo yung pinakakukunti. Yun ang grapes. Hanapin nyo siya dun sa A, B, C, D. Yun yung isa sa mga tips ko sa inyo. And then
sa listening naman tayo mga beshiwap. Sa listening, kailangan nyo mag-focus. Kasi based on my experience, nung KLT 14 ako at saka nung KLT 15, napansin ko lang na nag-uubuhan sila kapag dating sa 26 to 30. Dati kasi 1 to 50 ang exam eh. Di ko alam kung bakit kasi kadalasan mga ex-Korean eh. Yun kasi yung pinakamadali, number 26 to 30. Tapos, nawawala ako sa focus kasi nag-uubunga sila. Yun hindi ko marinig ng maayos yung speaker. For example, nagsalita si speaker. Ang sabi niya is, ando na is uisa. Sa letter B naman is uyu. Sa letter C naman is uija. And then, sa letter D naman is uiwe. For example, So, ayun, pag umubo sila, ayun, di mo na mapapakinig yung ano, masasayang yung isang ano. Basta focus ka lang. Kung maaari lang sana, huwag na sanang gawin ng mga iba yun. Tapos, may counting units naman. For example, ito picture na to. Yan. Iba't ibang klase ng gamit ng counting units na yan. Ang gamit na gamit yan is yung K, Ball, Tabal, Kyol, Bun. Basta aralin nyo to, yung mga yan. Yung tong, nalabas din sa exam yan. Aralin nyo yan kasi yan, iba't iba ang klase ng gamit yan. For example, itong picture na to. Yan. Yan mga isda na yan. Ayan, may gamit din yan. Halimbawa, ang pamimilian is ABCD. Kung ilang piraso yung isda na yan. Halimbawa is may Mari, may Ke. Baka malito kayo. Baka ang gamitin nyo is yung Ke na pieces. Huwag yun kasi isda yan, Mari. So, ang tama dun ni Mari. Bibilangin nyo lang yun kung alin yun. And then, Mari. Angati talaga ilong ko mga beshi. And then, mga beshiwap, meron tayong tinatawag na Tashi Turushupshio. Ulitin yung pakinggan. Ulitin niya yung sinabi niya ng isang beses pa para mag-proceed sa next number. Halimbawa, nasa number 25 pa lang. And then, nasa number 28 ka na pala. So, sayang yung points. Kaya, kailangan mapamilyar din kayo sa salitang Tashi Turushupshio. Ibig sabihin nun is, ulitin yung pakinggan. Or ulitin niya sabihin, ulitin niya. Basta ulitin niya yon. And then, may tanong din doon na kaduda-duda yung sentence. Halimbawa is, nagtapos yung sentence niya sa Hesumnida. Sa ABCD, may pamimilian doon na halimbawa is, Juseyo, Imnida, sa letter C is, Hesumnida, and then, Juseyo ulit. So, kung ano yung natapos na sentence ending, halimbawa is Hesumnida, ang sagot doon is yung Hesumnida rin na sentence ending. Hindi pwede yung Juseyo kaya Imnida ang ginamit. Ano talaga, mas malaki yung chance na kung ano yung sentence ending na ginamit, yun din yung sagot sa tanong. Tapos sa oras, ang tips ko naman doon sa oras, mga beshiwa, advance kasi tayo mag-isip eh. Advance ako mag-isip. Ang ginawa ko is, sinulat ko agad yung Hilgop o kaya Yodol. Depende kung ano mapatapat sa inyong oras, yung minutes na lang yung problema ko ngayon. Isa sa tips ko yun, kung makakapag-advance ka, isulat mo na agad yung hours, kung Hilgop man o Yodol, para pag binanggit yun, Hilgop, o yung bun na lang, isipin mo dun, Hilgop, edi yung dalawang Hilgop agad tignan mo, kung alin yung minutes na babanggitin dun, and then yung Yodol, skip mo na yun, kasi nandun na sa Hilgop na nabanggit eh. Yun yung tips ko sa inyo, kailangan focus ka lang. Few inches later. So, hindi naman sa pagmamayabang, pero sa reading kasi naka 9 points lang ako. Sa listening naman is naka 14 points ako. So, total is 23 points. As in, 23 points, nakapasa ako. Passing score talaga is 23 points. Pasang-awa ako. Para talaga sa akin yun. So, salamat talaga sa Lord kasi nandito na ako ngayon. Yun, ang isi-share ko doon is yung apat na mahaba na tanong sa 24 to 25 at saka 49 to 50 is doon pa ako tumama. Nagtataka rin ako kasi sa tingin ko, yun, parang ako, nagulat din ako kasi sabi ko, nagbunga yung pag-aaral ko ng correct at saka not correct. Medyo sa tingin ko sa sarili ko, na gamay ko yung correct at saka not correct. Ito, yung mga correct at not correct, parang nalaman ko na yung technique doon. So, aralin nyo yan mga beshiwap. Sigurado ako na makukuha nyo rin yung technique na yun. And then, nagtataka rin yung pinsan ko kasi naka 9 points lang ako sa reading. Yung kaibigan niya is naka 9 points din. Ngayon, pinanghihinaan na ng loob yung kaibigan niya kasi 9 points lang siya sa reading. Then, sa listening, hindi niya sigurado kung makakapasa siya. Pero ako, mga beshiwap, is 9 points lang ako. And then, sa sobrang
kating positivean. Meron na akong skill test na question and answer at saka yung jage-soge, yung interview, yung ano, yung introduction. Kaya ayun, nagulat talaga ako, sabi ko, kaya ako nalaman na 14 points ako sa listening kasi nilagyan ko ng palatandaan, nilagyan ko ng check yung mga ABCD doon, yung mga pamimilian. Kaya nalaman ko kung ano yung tagot ko at saka yung magiging sagot. So ayun, mga besiwap, kung gusto nyo ng ano, malaman yung mga score nyo, is kung may time pa kayo, huwag nyo akong gagayahin na masasayang din kasi yung oras nyo, lalagyan nyo pa ng palatandaan, imbis na mababasa na lang kayo, naglagay ako ng palatandaan. Ito na yung mga tips na mga kagamitan at yung mga makakatulong sa inyo. Unang-una na dyan is yung flashcard. Yung flashcard is, gumawa ako nyan, marami yan eh, as in colorful pa nga yung flashcard ko eh. May pink, may orange, may yellow, may green, may... Ayun, gumawa ako ng flashcard na yun. Halimbawa, for example, halimbawa na may for example pa. Gago! For example is kabang. Flashcard na yun is, nakasulat is kabang. Pag binuklat mo siya is, nandun yung tama sagot. Halimbawa, bag, yun. Yung pill, pag buklat mo, peace. Nakakatulong yun mga beshiwap, kaya gawin nyo rin yun kung gusto ninyo. O kaya kung halimbawa may mga papel kayo, ipunin nyo, gupitin nyo, tapos yun, sulatan ninyo, tapos lagyan nyo na ng tape, tapos buklat ninyo. Makakatulong yun mga beshiwap. Oh, ngatin na naman, ilang mo ko. And then, next natin is yung mga flashcard pa din o kaya yung mga sticky note. Pwede nyo kasi siyang ikabit sa mga, halimbawa, dingding, buyok sa washing machine, setakgi, sa ref, ng Django. Halimbawa, pumunta kayo sa lugar na yun, mababasa nyo siya. Bawa sa TV, television, o sa calendar, lagay nyo is talyok, yun. Lagay kayo ng sticky note doon, makakatulong din yun. Lahat ng mga bagay sa bahay ninyo o kung nasaan man kayo na tumitira, kung saan kayo nakatira, maglagay kayo ng mga sticky note doon. And next natin mga beshiwap is yung nagsulat ako ng vocabulary sa kamay ko. Makakatulong din yan mga beshiwap. Tulad ko, ako ay nagtatrabaho sa malayong lugar, Cavite to Manila. Ang ginagawa ko kasi is nagsusulat ako ng 5 piraso vocabulary. Pagpapasok ako sa trabaho, nakabisahin ko siya. Then pagpawi, alam siya, 5 na naman. Yun, nakakatulong yan, yung pagsusulat ng vocabulary sa kamay. Yung pag nakabisa mo siya, yun. And then, yung ano rin, yung sa laptop ko na ginagamit, hindi ko pala laptop, yung laptop ko na ginagamit ko doon sa opisina na ginawa kong desktop, yung vocabularies. Kaya pag Windows D ko, basa, tapos Windows D ulit, trabaho, ganun. Windows D, isa rin sa nakatulong sa akin is yung narecord ko yung boses ko. For example, yung mga tanong, isinulat ko lahat yon, yung mga tanong doon, para mapamiliarize din kasi kayo nun eh, para mapamiliarize din ako sa mga tanong. For example, yung ano, chill mo nun tutgo, almajun teda ball ko roship siyo. Yun, narecord ko yung sarili ko, yung sarili kong boses. And then, nalagyan ko ng konting space, binasa ko na ulit yung sunod. Tingka neto, rugan, ganyan, ganyan, ganyan. Nakabisa ko siya. Tumatak sa isip ko yung mga salitang yun. And then, mga beshiwap is yung apps na makakatulong din sa inyo. For example is, ito, mga signage yan. Gamit na gamit ko yan. And dyan ako natuto ng windjok, uronjok, apuro, wiro, tsaka arero. Yan. Diyan ko natutunan yun. And then, nung nasa trabaho ako, minsan, ang ginagawa ko naman is, pag nagsawa na ako sa boses ko, minsan ay nakikinig naman ako ng boses ng iba. For example, ito si Teacher Dan. Yan. Ako po kasi is nag-schooling, pero may trabaho ako. So, no, wala akong time para makapunta ng school. Kasi, Cavite to Manila, pagdating ko sa Cavite, wala nang oras. Then sa Sabado, Linggo naman, pahinga ko. Doon na lang, nagsa-self-study na lang ako. Kasi medyo mahal din yung pamasahe. So, ang ginagawa ko is, sa trabaho ako, nakikinig ako ng mga video tutorial ni Teacher Dharma. And then actually po, ako rin po yung isa sa mga nag-upload ng mga videos niya sa YouTube. So, pinagpaalam ko naman po sa kanya yon. And then, nung nalaman ko na may gawa na siyang sariling YouTube account, is dinelete ko na rin po yung ano, yung mga videos na in-upload ko. At least mga 56 videos na po yun eh. Let's learn Korean with Teacher Darna. Yan. Ang pangalan po ng YouTube ko dati is ito. Yan. Pinalitan ko na siya ng Chernel Vlog. So,
Ayan po, maraming salamat din kay Teacher Dan na kasi marami akong natutunan na vocabulary sa kanya sa pakikinig ko lang ng iyo. Yun, isa sa tips din yan yung makakatulong sa inyo is makinig kayo ng mga video tutorial. Ayan, subscribe mo si Teacher Dan. Ito pa, nagdagdagan yung vocabularies nyo kung nagpatrabaho kayo. At kung mas malaki yung time ninyo na sa pag-aaral, mas maganda is magagawa nyo yan lahat eh. Unti-unti lang. Huwag kayong huwag nyong ibiglain yung sarili. And then, isa pa sa nakatulong sa akin is yung malapit na exam noon, nag-usap kami ng pinsan ko na si Kuya Hiner. Napunta siya sa bahay namin. Then, kaming dalawa is nag-aaral. Maganda rin na paraan yun para mabilis nyong makabisa yung mga dapat yung kabisahin. For example, may katanungan ka. Nakakatulong talaga yun yung magtanong-tanong ka. May matatanong ka kasi may nandyan may tao. May parehas kayo ng gusto. Gusto nyo matuto. Gusto nyo madagdaga ng vocabularies nyo. Yun, nakakatulong talaga yun mga beshiwap. Kaya I suggest na kung may mga kaibigan kayo, kahit isa lang, papuntayin nyo sa bahay nyo o kaya kayo pumunta sa kanila para meron kayong katanungan. Yun, magtanong lang kayo kasi tatatak sa isip nyo yun. Kumpara sa Google Translate na pag tinype mo, ay ito pala yun. Mamaya-maya, mawawala na, makakalimutan mo. Mas maganda yung may katanungan ka na. Pag nagkabisa kayo is, i-maintain nyo lang yung, kumbaga, mag-focus lang kayo sa topic na yun. For example, yung binigay ko na accounting units, focus lang kayo dyan. Huwag muna kayong umalis. Tapusin nyo yan. Pag natapos nyo yan, move na kayo sa, for example, correct at not correct. Yun, move na kayo dun. Kabisahin nyo yan para mapamilyar kayo. Yun, huwag kayo mag-proceed sa ibang topic nang hindi nyo pa nakakabisa to kasi maguguluhan kayo lalo. Ayun, more vocabs, more chances of winning. Yun. Ayun, mga beshiwap, hindi naman ako matalino pero inaamin ko sa sarili ko na may konti akong tiyaga. May tiyaga ako sa pagkakabisa ng vocabularies. Meron ako mga paraan na nakakatulong sa akin na kahit papano nadadagdagan araw-araw yung vocabularies ko na nalalaman ko. Actually, ngayon nandito ako sa Korea is nag-aaral pa din po ako sa school dito sa Korea. Libre lang po yung aral dito kaya mahirap po talaga makipag-communicate sa mga Koreano dito. Kaya mas maganda yung dyan pa lang sa Pinas is naaral mo na nang maayos yung Hangukmal, Hangugo, Hangul. Yun, may konti po talaga akong tiyaga. Pero, pagdating sa bangus, pera lang kung boneless, yan. Pwede yan, pero pagka may tinik na talaga, wala. So, nalalayo na tayo sa topic. I suggest, mga beshiwap, is pinaka the best talaga is magdasal. Sa totoo lang, beshiwap, hindi po talaga ako paladasal na tao. Nung nasa Pinas po ako, is siguro sa isang taon, bihira po talaga ako magsimba. Pero sa isip ko, may takot naman po talaga ako sa Diyos. Ang point ko dito is, ito na, natuto akong magdasal nung nag-exam, malapit na mag-exam. Nagdasal po talaga ako kasi pangarap ko na makapunta dito sa Korea. Sana makapunta ako dito para maging maayos na ang buhay ko, maging maganda ang future ko. So, kailangan ako mag-ipon, ganun. Nagdasal po ako noon. Nung KLT-14 po, is di ako nagdasal noon. Nung KLT-15, doon ako natuto. Yun, nag-exam. Then nag-exam ulit ng skill test. Nagdasal ulit ako. Nung araw-araw, nagdasal ako. Punta rin hindi sa Korea. Yun, nagpasalamat talaga. Natuto talaga po ako magpasalamat at magdasal. Dahil na rin siguro sa pag-aaral ko. Nakatulong talaga yun. Yung pagpunta ko dito sa Korea. Ngayon po is, kahit pa paano is, nagpapasalamat po ako at araw-araw, yun, pinagdadasal ko na sana, salamat sa blessings talaga. And then mga beshiwap, punta naman tayo sa mga bawal. Ang unang-una niyan, syempre, is bawal mangopya. May kasabihan nga tayo, yung, pag lumingon ka, yari ka. Gago! Ayun. Pag lumingon ka, yari ka mga beshiwap, kaya mag-ingat kayo. Sa bagay, kahit lumingon ka, ang katabi mo naman is iba-iba ang set. So, useless din. Kailangan talaga malayo-layo pa kasi yung ano mo, kaparehas na ng set mo. Kaya, good luck na lang mga beshiwap. And then, cellphone mga beshiwap, pinagbabawal yan.
kailangan naka-silent, naka-off, o kaya naka-vibrate. Yun, bawal din sulatan ang answer sheet. Pwedeng sulatan yung questionnaire, pero yung answer sheet, shadean mo lang siya. Shade lang dapat ang makikita doon na may sulat. Bawal magbura, o kaya bawal madoble. Kasi hindi na marilit yung answer sheet mo nung machine na gagamitin nila. Kailangan sa isang number, isang shade lang ang meron dun. Bawal magbura, kaya mag-ingat kayo mga beshiwap. And then, mga beshiwap, is, ang tips ko sa inyo is, huwag na po kayong gumala. So, kung gumala man kayo, pupunta kayo sa kaibigan nyo mag-aaral, ganun. Pero yung gala na lalo't malapit ng exam, huwag na kayong gumala. Mag-focus na po kayo kasi huwag nyong sayangin yung pagkakataon. Tulad ng nasabi ko kanina, once a year lang po ang exam. Kaya masakit po talaga na tulad ko na KLT 14 is hindi nakapasa. Then sa KLT 15, pasang awa pa. So huwag niyo po akong gagayahin. Aral po kayo, aral, sipagan niyo po. So ayun mga beshiwap, kung may natutunan ka sa mga tips na to, sa videong to, sana ma-apply mo sa exam. Sana imakatulong to mga beshiwap. Kaya good luck sa inyo, laban lang. Laban lang mga beshiwap, fighting. Naniniwala ako na lahat ng nangangarap makapunta dito sa Korea is makakapunta. Basta may tiyaga. At nandyan ang Panginoon. Maraming salamat sa panonood. At tatapusin ko tong video na to sa ating mga shoutout. So, sa shoutout ko lang, ang number one na aking solid fans dyan, si Matt. Hey, Matt, alam ko, pagka-upload nitong video to, papanoorin mo na to. Sa mag-jowa na si The Bay at si Ate Alice. Sa aking partner dito sa Korea, si Andy Loay. By the way, maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na to, is huwag nyo nang ipagdamot yung like, subscribe, saka yung bell button para updated kayo sa mga next videos natin. Kung may suggestion kayo, i-comment nyo lang sa baba. Sa baba. Gago! I-comment nyo lang sa baba. And then, gagawa natin ng next video yan. Maraming salamat sa panonood. At yun lang, paalam. Happy 6 months mga beshiwap dito sa Korea. March 18, 2019. Dumating kami is September 18, 2018. So happy 6 months sari. Ang 1 to 20 ito. Ang 1 to 20 is reading. So ayun, di na tayo magpapatumpik-tumpik pa. So ayun, di na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Upisa na natin tong video na to. Upisa na natin ang exam. So ayun, hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ang exam na parating ngayon is PBT. Ang PBT ay ang reading at ang listening. So sa reading, 1 to 20 natin. Reading. Yun, reading. At sa... Hey, what happened? So ayun, hindi na tayo magpatumpik-tumpik pa. Look at this dude. Wait till you see the... No. Kung may natutunan ka sa... Look at the top of his head!